kamimi kayo. Ang galing mo. Kailangan dire-diretso mo yan. A few moments later. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome sa Efren Reyes Reaction and Commentary Videos Channel. For today's reaction video, pag-usapan natin itong laban ng ating pambato na si Efren Bata Reyes. Laban dito kay Yukio Akakariyama ng Japan. Ginanap ito noong 2003. Ito yung laban nila na All Japan 9 Ball Championship. Naimbitahan dito si Efren Bata Reyes, no, dahil isa siya sa pinakamagagaling na pool player sa buong mundo. Makita natin dito ang kanilang laban ay 9 ball at ang kanilang match ay race to 11. Nanalo si Yukio sa lag, kaya siya ang magbe-break dito sa rack number 1. May pumasok na bola doon sa itaas, no, sa corner pocket. 3, 2, 6 at 7 ang pumasok. Kaya meron pa rin siyang tira dito sa 1 ball. Kaya napakahusay nung kanyang break na yan. Tingnan natin kung makarun out dito si Yukio sa rack number 1. Aiming si Yukio dito sa 1 ball sa corner pocket. Masyadong manipis, no, yung tira na yan na overcut ni Yukio, kaya nag cliffhanging yung 1 ball doon sa corner pocket. At back to table si Reyes para makagawa siya ng ball positioning. Ang ginawa niya, nag cushion first, no, si Reyes para makakuha ng magandang opening dito sa rack number 1. Panoorin natin mga kabilyard kung maka run out si Reyes dito. かなり意識する存在にはなってきているようで、話題には随分上ってきましたね。そうですね。もう実力のあるプレイヤーっていうのは日本の国内ランキングの上位のプレイヤーも意識してきてますからね。さあ、一方のレイズ、改めてご紹介するまでもありませんけれども、今回の大会にかける意気込みはいかがでした？そうですね。当然、日本には勝ちに来てますよね、はい、ましてやこの大会以前にも勝ってますしね、はい、勝って知ったる大会という。Last two ball dito si Efren Bata Reyes, no, at medyo sumobra ng konti yung cue ball dito sa ball positioning niya sa 8, pero manageable ito para maipasok ni Reyes sa corner pocket. At yun nga, naipasok ni Reyes itong 8 at napakaganda ng kanyang ball positioning dito sa 9 ball. Mukhang makaka-score na nga siya, no, first blood dito sa rack number 1. At makikita natin dyan si Efren Bata Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 2 dahil ang kanilang breaking format ay winner's break. So rack number 2, si Reyes ang magbe-break. と、手玉スクラッチ。レイズとしては珍しくブレークスクラッチ。Maganda ang break dyan ni Reyes, no? Pumasok yung 1 at saka yung 2, pero na-scratch naman yung cue ball doon sa side pocket, kaya foul yan. Ball in hand dito kay Yukio, at ito aiming siya dito sa ball number 3 sa corner pocket. Panoorin natin mga kabilyard kung makarun out siya dito sa rack number 2. きれいに散らばっていますが、ここから5番へポジション引いてくるんですか。と6番の裏に入ると隠れますが、その6番の裏に入ってしまいました。Medyo napalakas ng konti, no, yung ball positioning dito ni Yukio, at ito humarang tuloy itong 6 ball para hindi niya matamaan itong 5 ball doon sa corner pocket. Very disappointing yan
At napakalapit lang nitong 5 pero sumobra yung kanyang ball positioning dito sa cue ball. Kaya no choice dito si Yukio kung hindi mag-play safe. 2 クッションか3クッションか1クッションで当ててきました。おお、そして5番入ったがスクラッチ。Grabe itong tira na ito, mga kabilyard, no? Nakita ninyo yun, talagang nag-kick shot siya tapos bang shot, pero pumasok pa rin yung cue ball doon sa corner pocket. Ang ganda sana nung ginawa na yan ni Yukio, pero ito foul siya, ball in hand kay Reyes. Last 3 ball si Reyes dito sa rack number 2, no? Mukhang ma-steal niya talaga ito kay Yukio. At napakaganda ng setup nitong natitirang tatlong bola. Medyo maganda ang position at last 2 ball si Reyes dito sa rack number 2. ショットではありますけどね。やはりレイズがつくと試合が早い。あとは9ボール。Pasok ang 9 sa side pocket at ito nga nakalamang na si Reyes ng dalawang rack, no? At makita natin dyan si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 3. Panoorin natin, mga kabilyar. 第3 game, Reyes のブレイク。コーナーボール。Maganda pa rin ang break dyan ni Reyes. May pumasok na dalawang bola, no? Yung 1 at saka yung 4. At mukhang meron pa rin siyang tira dito sa ball number 2. Tingnan natin kung makaposition siya ng tira pagkatapos nitong ball number 2. Medyo dikit siya. Kaya gagawa ni Reyes ng paraan nito upang makatira, no? At makabalik dito sa position niya sa 3. Medyo alanganin yung tira dito ni Reyes. Kaya humahanap siya ng position. Ito mukhang gagawa na naman ng pambihirang shot ito si Reyes. Napakalupit talaga nung kanyang cushion masse, no? Nakita ninyo yung mga kaibigan, ang lupit nung kanyang masse shot na yun, pa atras pa, no? May backspin para nga makakuha ng ball position dito sa ball number 3. Napakahusay. Hontou ni biliardo ga kantan ni miemasu. このまま行ってしまうとレイズが突っ走ってしまうんじゃないかというぐらい素晴らしいテンポでついてきます。なんかどうやったら外すんだろうって感じですね。日本人の選手はレイズとつける幸せというのも感じるかもしれませんが、この場で当たるのはやはり嫌なもんでしょうね。そうですね。でもまあ。本当いいところで。Last 2 ball si Reyes, naipasok niya yung 8 sa corner at doon pa rin ang 9. At nakita natin dito nakapag break and run talaga si Reyes dito sa rack number 3, no? At 3-0 ang score natin, si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 4. Ayun din. Break mo 本当に. Shikashi konkai wa sasuga ni motsureta ka. 6-7 ga hai. Maganda pa rin ang break ni Reyes dito sa rack number 4, no? Pumasok yung 6 and 7 at ito mayroon pa siyang available shot dito sa ball number 1. Medyo sinuswerte dito si Reyes sa rack na ito at mukhang makaka-run out na naman dito sa rack number 4 si Reyes. Panoorin natin, mga kabilyar. At mukhang nag-push dyan si Reyes dahil wala siyang maayos na tira dito sa ball number 1, no? Dahil nakadikit siya dito sa cluster ng 9 and 3. Dali-dali namang bumalik itong si Yukio at meron siyang nakikitang pagkakataon na magkarom dito sa ball number 1 at saka ball number 9. Titingnan natin kung matamaan talaga ito at maipasok yung 9.
napakalupit nung tira na yun ni Yukio, no? At pumasok yung 9 doon sa karom na yun. Ayan, yung replay niya, napakahusay talaga nung tira na yan. Pumuntos na dyan si Yukio at na-steal niya yung match na yan kay Reyes. 3-1 ang score, siya pa rin ang magbe-break sa rack number 5. いいですよね。うん。第5ゲーム。いや、また素晴らしいブレイク。1-4 と入って、あーっと2がコンビになりました。Maganda ang break na yan ni Yukio at pumasok yung dalawang bola, no? 1 and 4 at makikita natin meron pa siyang available shot dito sa 2 ball. Panoorin natin mga kabilyard kung makarun out siya dito sa rack number 5. とにかくこの2番コンビネーションで行くしかないんでしょうか。決めた。いやーナイス。やりますね。入れてきますね。微妙に間が空いている難しいコンビなんですが入れてきました。これで視界が良好。さすがにベスト32に残っただけはあります。ワンチャンスを逃さない。冷静ですよね。そうですね。淡々とというか、目の前にあるボールをどんどん落としていくっていう感じですよね。少し下をついて。レイズだからといって特別意識した感じもありませんしね。そうですね。ラスト2ボールジャンス・ユキヨット、naipasok niya yung 7 sa corner pocket. Maganda ang ball positioning niya dito sa 9. Mukhang umaabante na rin ng paisa-isa itong si Yukio, no? At makikita natin napakahusay pa rin ang kanyang ball control at saka cue ball positioning, no? Ang lupit. Kaya 3-2 score natin diyan, siya pa rin ang magbe-break sa rack number 6. まあ、よく日本だと川端プロ爆発力って僕なんかも言ってますけど、本当に匹敵するような爆発力ですね、はい、凄みがありますね。でまたブレイクがいいですから続くんじゃないかなという感じが当然してきます。dalawang bola ulit ang naipasok niya sa break na yan, no? Pumasok yung 1 ball at saka yung 6 ball at next object ball niya itong ball number 2, may available shot siya. At pwede pa rin siyang makarun out dito sa rack number 6. Napakalupit nitong si Yukio at meron siya talagang mga moves na ganyan. Ito combination na naman from 2 ball to 6 ball. Tingnan natin kung may pasok niya. Naipadaan niya, no? At para makaposition siya dito sa ball number 3. Napakahusay talaga nitong si Yukio at nakukuha niya na yung kanyang momentum dito sa rack number 6. あえて言うならこの4番に出すのが難しいぐらいですが、どうでしょう。7と9の間を通して4番が見えています。Napakahusay nung kanyang ball positioning na yan, no? At nakuha niyang mailagay yung cue ball doon sa pagitan ng 9 at saka ng 7, kaya nakakuha siya ng position dito sa 4. Malupit talaga sa ball control itong si Yukio. 9番に当てずに5番に出してきました。クッションに近くなったが問題はないでしょうか。レール際の5番冷静に対処して
Run out machine になってきたようですね。Last three balls si Yukio dito at naipasok niya yung 7. Maganda ang angulo niya dito naman sa 8 papuntang side pocket, no? Last two balls si Yukio at mukhang makaka-run out na naman siya dito sa rack number 6 kasi tatabla siya dito sa score ni Reyes. Very basic yung mga tira ni Yukio pero napaka-effective. Walang pinag-iba dito kay Reyes, talagang match na match sila. Ito nga, pumasok na yung 9 at tabla ang score natin, 3 all. Si Yukio pa rin ang magbe-break dito sa rack number 7. Akakariyama Pro. Mukhang maganda pa rin ang break dyan ni Yukio, no? At nakapasok siya ng 5. Next object ball niya, itong 1 ball, meron siyang possible shot. At mukhang nakukuha na ni Yukio yung kanyang momentum dito sa rack number 7. Tingnan natin kung maka-run out ulit siya dito sa 7. Arimashita. Chotto hashiri sugita ka. で表情を変えましたが冷静に対処してきますキューンと3番側に持ってきました特に問題ないPumasok ang tres, maganda ang ball positioning niya dito sa 4. Mahusay talaga itong si Yukio, talagang isa sa mga magagaling na pool player at pool master dyan sa Japan. Ito nga, makikita natin yung sa kanyang pag-handle nitong pag-packeting ng bola at saka ball positioning, no, napakahusay talaga. レイズはそっぽを向いて別のゲームを見ていますOh. 落ち着いて正確なプレーを続ける赤狩山プロOh. 7番レール際を長くはわせますLast two ball na si Yukio dito sa rack number 7 at mukhang makaka-straight siya dito ng panalo, no? Humabol talaga siya from 3-1 hanggang 3-3. Ngayon, ito, mukhang aabante na siya ng isang puntos kay Reyes dito sa rack number 7. Last ball si Yukio dito sa rack number 7. Aiming siya ngayon sa ball number 9 dito sa corner pocket.Pasok yung 9 at yan nga, naka-overtake na siya, no? 4-3 ang score natin, siya pa rin ang magbe-break dito sa rack number 8. Yeah, mata tata. Napakahusay nung break na yan ni Yukio, talagang pumapanik sa kanya yung momentum ngayon. Pasok yung 4 at saka yung 8 dyan sa break na yan, no? At meron pa siyang available shot dito sa 1 ball. Mukhang pwede siyang maka-run out talaga, no? Naka-straight siya ng 4 na puntos dyan. Si Reyes naman naka-straight ng 3 kanina. Kaya mukhang abante talaga dito si Yukio Akakariyama. At ito, nag-play safe pa siya. Napakahusay ng play safe niya. Back to table naman si Reyes para i-counter safety niya itong play safe ni Yukio.を覆すのがエフレン・レイズ
後悔しますね。Medyo napalakas dyan yung counter safety ni Reyes, no, at napasobrahan. May available shot ngayon si Yukio dito sa ball number 1. Kaya tingnan natin kung mapasok niya ito para makaposisyon sa 2. セーフティーに行きました。そしてこれもナイスですね。力加減といいコースといい完璧です。よく言えば、まあ、相手がレイズなんで、はい、手玉をタンまでチーム。 Another play safe yan ni Yukio, no? Mukhang pinapahirapan talaga niya dito si Reyes at wala pa rin tira si Reyes dito sa uno. Mukhang kick shot siya dito at may tamaan niya papunta doon sa side pocket. Yan na yung pinaka-open table kay Yukio, no, na in-open na ni Reyes. At wala talagang option dyan si Reyes kundi mag-play safe. Pero yun nga, napasobra na naman yung play safe niya. Kaya open na open ngayon ang one ball dito sa corner pocket para kay Yukio. このアングルからすると一番見えてそうですが、ありそうですね。おっと、ここでミスが出ました。yun lang, medyo kinabahan talaga yan si Yukio, no? Napaka-easy shot yan pero na-overcut niya itong uno at mukhang sinuswerte pa talaga dito si Reyes. Na-overcut niya yan at ito, meron ng available shot ngayon si Reyes dito sa one ball. Mukhang tumaob na yung swerte dito ni Yukio at papanig na yata kay Reyes. Tingnan natin kung marana out ni Reyes itong rack number 8 na ito. Spin で横に弾かれて出ていきましたね。厚みが変わっちゃいましたね。レイズの2番へのこの出しは少し中途半端になりましたか。ただレイズですからね。そうですよね。テクニックが注目されるんですけど、シュート力はさすがにやはりこうパスずば抜けてるんですよね。確かに昔よりシュート力は落ちてるんでしょうし、本人曰くはもう随分落ちたって言うんですけど、それでもやっぱりここ一番で変なのを入れますからね。そうですね。あれが入るならポジションプレーいらないんじゃないかってぐらいシュート力高いですから、はい、年齢的にももう50前まで来ましたから、はい、当然視力も落ちてますしね。本人曰くはもうやっぱシュート力はダメだと、でナインボールはやっぱ難しいっていう話をするんですけど、そう思えないですね。まあ、3連続ブレイクラウンドされて、eto na nga, last two balls si Reyes dito, aiming sa 7 at ball positioning doon sa 9 sa kabila. At makikita natin dito talagang hindi na pinagbigyan ni Reyes sa rack number 8, no? At mukhang tatabla si Reyes dito sa rack number 8. Pasok ang 9, tabla ang score natin. 4-0 ang score, si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 9. Ikibu shika nai nda っていうイメージでいいと思うんですね。タイムアウト明け第9ゲーム。レイズも負けずにブレーク。Pumasok na naman ang isang bola dyan sa break ni Reyes na yan, no? Pumasok yung 6 ball at available yung shot niya dito sa 1 ball. Mukhang maganda yung kalat ng bola at mahusay yung ball break dyan ni Reyes. Pero tingnan natin kung may pasok niya itong ball number 1 or mag-play safe siya. あ、急ミスですか。珍しいですね。急ミスしながらもこのセーフティー。mukhang binawian ngayon ni Reyes ng play safe itong si Yukio, no? At napakita ni Reyes dito kung paano rin siya mag
tago ng cue ball dito sa likuran ng mga bola. At ito nga, mukhang mahirap itong binigay na play safe na ito ni Reyes. Tingnan natin kung makabounce back dito si Yukio sa play safe na ito. Panoorin natin mga kabilyar. Tapo o kots-kots tatak oto ga kikoe dekimasu. ちょっと厳しいですね。数少ないミスだと思うんですけど、その後はこれですからね。あっと、ファール。 Mukhang hindi tinamaan niya at na-foul dyan si Yukio. Bolinahan naman dito kay Reyes. Mahirap talaga yung tira na yun. Kaya ito, bolinahan kay Reyes at mukhang makaka-run out siya dito. Alam naman natin pag nakabolinahan itong si Reyes, madali na niyang ma-set ang table no, para sa kanyang advantage. Tingnan natin kung makaka-run out siya dito at umabante siya ng isang puntos. しかし、レイズですとこのゲームは失ってももうしょうがないと。はい。こういう形になってしまうと我々も話すことなくなってしまうんですけれどもね。そうですね。ただここ数年でやっぱりレイズ選手も変わってはきてますね。そうですか。はい。具体的には。 やっぱり一時期というか、そのマジシャンとかって言われてた通りに比べると、やっぱレイズマジックっていうのは成功率落ちてますよね。だからといってレイズの強さが落ちたわけではないですよね。全く落ちないですね。コンスタントにやはりこう日本で勝ってないんで。 At ayun nga, naipasok niya yung 7. Maganda rin ang ball positioning niya dito sa 8. Last 2 ball si Reyes dito sa rack number 9. At ganun din, naipasok niya yung 8. No? Maganda ang ball positioning niya dito sa 9. Mukhang na-run out nga ni Reyes itong rack number 9. Pasok. 5-4 ang score natin ngayon. At mukhang lumamang na si Reyes dito sa rack number 9. At siya pa rin ang magbe-break sa rack number 10. なんでか呼んでもらえなかったっていうなかで初めて行くんで多分勝つよなんて言ってた。本当に勝ってますよね。これまたとりわけ賞金の大きい大会ですね。はい。いや、このブレイクはいかがですか? Mahusay ang break na yan ni Reyes no at may pumasok na dalawang bola kaagad sa break na yan at meron siyang available shot na naman dito sa one ball. At available shot siya dito sa 2 ball. Pasok yung 1 at saka yung 4 kanina. At available na available itong 2 para sa corner pocket. At ginawa niya ng konting backspin para may itamaan niya itong 3. Tingnan natin kung ma-run out ulit dito si Reyes no sa rack number 10. Yarukoto nasukoto subete umaku itteiru yona katachi no Reyes. この 5番はどうでしょう。ポケット半分ぐらいはあるんでしょうか。コンビになるのか。これはちょっともしかしたらミスが出るかもしれないですね。ギリギリ通ってるんだと思うんですけどね、こっち側に出したということは。あと土手突きになってしまったのも誤算かもしれない。 コンビに行ってミス。 Nag-clip hanging yung combination na yan ni Reyes no, diyan sa 5, combination niya sa 7. Mukhang nahirapan talaga diyan si Reyes at napaka-steep ng mga corner na yan. Kaya ito, back to table si Yukio at mukhang titik niya itong advantage na ito sa rack number 10. Panoorin natin mga kabilyard kung makaisa siya dito sa rack number 10. に苦しくなるんですが。うまく5番残して。8番はもうほとんど穴に入りかけています。パソ yung sa is at mukhang tatabla dito si Yukio no at nasa tutok na yung 8 sa butas.
Poposisyon na lang dito sa 9 at ito napakaganda ng kanyang ball positioning. Mukhang tatabla nga dito si Yukio Akakariyama sa rack number 10. Pasok ang 9, tabla tayo. All 5 ang score natin. Si Yukio pa rin ang magbe-break sa rack number 11. Tay 5 de mukaeta dai 11 game. Akakariyama pro no break. Tedama ga mae ni dete shimatta. May isang bola na pumasok diyan sa corner pocket, no, at yun, sinabayan pa nung isang bola. Dalawang bola yung naipasok niya dyan at may available siyang shot dito sa one ball. 9番 以外のカラーボールが均等に力伝わっていつまでも動いているといった印象ですね。そうですね。手玉がまあちょっと押しが入ってしまったんですけど、ナイスですね。いやー難しい1番入れました。ロングで土手突きの1番を見事に入れて、3番はコーナーでしょうか。そうですね、2003のナインボールフェスティバルですかね、放送した試合で非常にいいプレーを赤岩もプロがやって見せてくれたんですけども、はい、あの時すごく印象に残った、ショットした後体を動かさないっていうのをすごく意識してるんじゃないかなっていう、あの頃よりは当然普通にというか意識はそこまでしなくても良くなってるんだと思うんですよ。もう身についたからそうなったんだと思うんですよ、はい、それだけ見てもかなりステップアップしてると思うんですけども、やはりそういう基本であることを自分に言い聞かせるようにやったことが実ってますよね。やはりそれが自信になってるんで、こういうゲーム展開でも全くこう不安感がないですよね、自分のプレーに対して。自分のやることを確認できてるからこそ、相手が誰だろうと関係なく、はい、冷静にプレーが続けられるということなのかもしれないですね。まあ、一度はああいうフォーム固めをする時期、例えばプロでも必要なのかもしれないですね。そうですね、やはりシュート力、ポケットに入れるということで、エイミングしYukio dito sa 5 at mukhang humahanap siya talaga ng tempo para makakuha siya ng ball positioning dito sa next object ball niya na sa 8. Medyo malayo yung tira na ito at straight itong 5, kaya medyo mahirapan siya ng ball positioning dito. Tingnan natin kung mag-backspin or paikotin niya itong bola at nag-declare siya ng extension para sipat niya ng mabuti itong 5. で引いてくると8番にポジションが狭い方へポケットに向かって、8番のボールに近い方のポケットに向かって引けてきてしまう角度になってるんで、ワンクッション入れて、まあ、今パシーンという形のショットになりますが、本来不安感がよぎるショットですよね。はい、ひねってる方向は逆ですけど、さっき何ゲーム目ですかね、1番ボールを外しましたよね、ポケットを嫌われた形で外れたのと、はい、似たような突き方になるんですね、はい、で今の方が距離は遠いですし、厚みもほとんどまっすぐなんですよね、それをあえて叩いて、pasok ang 9, no? Tumabla na naman dyan ulit at umover pa siya ng isang puntos. 6-5 ang score natin, lamang na si Yukio ulit at makita natin siya pa rin na magbe-break sa rack number 12. 若干右をひねってるんですけども、それよりも厚みで、厚みをギリギリ、厚みをきっちり取って、どんどんブレイクが良くなるように感じます。第12ゲーム、
maganda na naman yung break dyan ni Yukio, no? At nakapasok siya ng uno at saka yung tres, at may available siyang tira dito sa dos. Mukhang maganda ang kanyang break na yan. Nakakakuha siya ng momentum. Tingnan natin kung matambakan niya ng score itong si Reyes. 6-5 ang score natin. Lamang pa rin si Yukio. Maganda ang pinapakita niya sa ball positioning at ball control. ブレイクはどうしても強いショットという印象が強すぎますからパチンとやってしまいがちですけど、はい、赤狩山プロのようにこうタッチを長くぐっと前に押し出すというのもすごく大事なことなんですね。そうですね、でアーチャー選手、まあ、もちろん技術的に言うとアーチャー選手のブレイクというのは世界一だと思いますから、手玉のコントロールという点では劣る部分はあると思うんですけど、はい、重さで言ったら負けてないんじゃないですかね。アーチャーに比べられるほどのブレイクショットを見せてくれる赤狩山プロ、本当に2004年も楽しみですよね。楽しみですね。ひょっとすると大きいのを取るかもしれないなという期待感がどんどん湧いてきます。今の力加減もどうですか。ですね、本当にこう安定して見えますね。あとはここ一番のガッツを出すところですかね。まあ変な表現になりますけど、やはりそういう部分がでどういうプレーを見せてくれるかっていう、まあ当然今いい感じで言ってますけど、このまま一気に走り切れれば一番いいんですけどね。そうですね。まだそのガッツを見せるような難しい球をそれほどついてませんからね。はい、それだけ完璧に球をこなしているという。Last two balls siya at ito, naipasok niya yung 8 balls sa side pocket. Maganda ang ball positioning niya dito sa 8. Mukhang aabante ulit ng isang puntos itong si Yukio Akakarayama ng Japan. Pasok ang 9. 7-5 ang score natin. Lamang ng dalawa dyan si Yukio at siya pa rin ang magbe-break. Rack number 13. Kimashita. ちょっと目を離すとレイズが相手であることを忘れてしまうぐらい赤狩山プロの舞台になってますね。はい、とは言ってもレイズちょっとでも隙を見せるとすぐに追いついてきます。応援団が見てますか。強烈な応援団です、ね、はい。第13ゲームです。このブレークが続く限り止まらないか。1番も入りました。と6番に蹴られて2番。取り出しの2番ですけれど、どうでしょう、3番の横通せますかね。どうですかね。微妙なとこでしょうか。この形も2番がもし通せて入れば、あ、これは反対側行ってますかね。右下のコーナーで、これは外してしまいました。サブライジャンの、あった mukhang ninervyos na itong si Yukio sa kanyang mga tira. Although napakahirap talaga nito, long shot, medyo manipis ang tira niya dyan, kaya na-open na itong table kay Reyes. Akakari Yama Pro がこれだけいいプレーをしていて、今まあミスが出たんですけど、はい、普通の相手だったらこれだけやっぱり乗った感じで完璧に取られていると、まあ、冷えてもきますし、だいたいこう負けてる方のプレイヤーっていうのは潰れていくのが普通なんですよね、はい、今レイ選手ミス出てますけども、逆にこうなるレイ選手も珍しいんですけど、ね、こうなってしまうこと自体やはり赤狩山プロの迫力っていうことなんでしょうね。多分
全く意識してなかったと思うんですよ、はい、当然日本に何度も来てますけど日本のプレイヤーの全員を覚えてるわけではないですから、はい、赤井山プロのことはノーマークだったと思うんですね、それがびっくりしてるんじゃないですかね、うん、こんなプレイヤーいたかなっていう、逆に赤狩山プロにしてみればレイズにそう思わせたっていうのはすごく大きいことですよね、はい、レイズはこの2003年の春のジャパンオープン西島選手に敗れたんですね、はい、当時アマチュアの、はい、こうしてみるとレイズをびっくりさせる若手がゴロゴロ日本にはいるなという印象を持ってるかもしれないですね。そうですね、やはり若手というと台湾みたいなイメージはあるんですけども、日本だって伸びてきてるよっていう話はしてましたよね。あ、その誰もがもうかなり完成した形で素晴らしいプレーを見せてくれますよね、はい、1、2球ポジションミスはありましたがすぐに感覚を取り戻したようです。許してくれないんです。At last ball nga si Reyes dito sa rack number 13, pasok yung 9-7-6 ang score. Nakahabol ng isang puntos dito si Reyes at siya pa rin ang magbe-break sa rack number 14. まあこの辺のそのリズムであったりっていうのがやはり、maganda yung break dyan ni Reyes, no? Ta, nakapasok siya ng 4 at saka 8 dyan sa break niya. May available shot dito sa 1 ball. Mukhang mahaba lang at long shot. Pero manageable yan kay Reyes. At mukhang makakakuha pa rin siya ng isang puntos dito sa rack number 14. Panoorin natin mga kabilyard. Oy, sumobra. Medyo nag-alanganin doon si Reyes at napanipisan, no, yung tira niya. Nauna yung pagtira at medyo makapal pala at nag-bounce. Kaya yun, back to table si Yukio. Tingnan natin kung may snatch ni Yukio itong rack number 14 kay Reyes. ミスした後もらった形はあまりイージーではありません。サイド見えてるんですかね、5番との重なり具合ですが、あ、行きましたね。そしていや、これはナイスショット。今みたいなとこなんですよね、自分のミスも出た、レイズ選手に取り切られてプレッシャーかけられている中で今みたいな難しいところ、こういうところを入れられるかどうかなんですよね。自分がいい時にポンポン入れるっていうのはもう当然、トッププロたちっていうのは当然のことですから、ここ一番やっぱり苦しいところをもう気合い入れて入れていくっていうようなプレーができてくると、本当にトップの仲間入りっていう感じじゃないですかね、はい。確かに途中ブレイクラウンド連発してるときはもう本当に素晴らしいんですけど、いいプレイヤーならああいう形になることはまあまああるでしょう。むしろこの局面でスイスイ取ってきている赤狩山プロにこそ凄みを感じると言ってもいいのかもしれませんね。そうですね、ここが対レイズ戦でここで入れられるっていうのはやっぱり一番大きな自信になるところですから、相当プレッシャーはかかってると思うんですよ、自分がもう完璧に乗ってるっていう形でついて回した後に何事もなかったように疲れるわけですから、はい、あ、ito nga last two ball na dito si Yukio, aiming siya dito sa 7, no? Mukhang makaka-run out nga si Yukio at may snatch niya ulit itong rack 14 kay Reyes. At ang score natin dyan 7-6 lamang pa rin si Yukio. At ito pa, itong rack 14 mukhang dadagdag pa kay Yukio dahil tutok na itong 9 sa corner pocket, no? Pasok ang 9, 8-6 ang score natin dyan mga kabilyard at siya pa rin ang magbe-break sa rack number 15.
対6と2ゲームリードで迎えた赤狩山プロのブレイク。第15ゲームです。何度見ても褒めたくなりますね。そうですね、今若干抑えましたかね、手玉を意識したと思うんですね。Umabot pa yung 3 doon sa break na yan, no? Ta, ito nga, naipasok niya yung 7 at 3. Maganda ang break dyan na Yukio. Kaya may available shot siya dito sa ball number 1. Mukhang nga sinuswerto siya talaga, no? Dito sa rack 15 itong si Yukio. At tingnan natin kung magawa niya ulit ito ng paraan at matambakan niya si Reyes ng score. Matamal ko to ないと思うんですけども、すごく大事なことだと思いますね。当然ここまでこういう状況でプレッシャーがかかる中でも体を動かさないっていう生き方がもう自分に身につくまでには相当な練習しないとならないですからね、はい、どんな一流プロでもやはり緊張すると体が動いてしまったり、はい、しゃくるような突き方をする場合もありますよね。そうですね、でも当然プロなんですから、そのヘッドアップしないとか球をこじらないとかっていうのは当然みんな分かってて、そこのせいになかなかしないというか、違う理由をやはり考えたがるんですけども、うん、まずそこを塗りつぶすというか、でも非常に安定感がやっぱりありますよね、見ててこうミスをしなさそうな突き方っていうんですかね、はい、球の出し方が本当にスーッと立ち長く、はい、あれなら穴前カタカタとかにならないよなっていうふうに感じさせられる突き方。そうですね、はい、緊張します。やはりパチンと弾くような、はい、軽い突き方になりがちですよね。そうですね、ラストボールしよきよdito at aiming sa 6 ball sa corner pocket. Mukhang na overcut niya, ayun, nagkaroon ng cliff hanging doon sa corner pocket, no? Na overcut ni Yukio itong 6 ball dahil kumukuha siya ng ball positioning, pero ang nangyari yun na hindi pumasok ang bola. At ito si Reyes, may available shot para makaposisyon dito sa 8. Ayan, napakahusay ng chance na yan ni Reyes. Mukhang aabante siya ng isang puntos para mabawasan niya itong score na 6-8. Aiming si Reyes sa 8. Pasok ang 8 at last ball si Reyes dito sa rack number 15. Pasok ang 9, yan ang score natin, 8-7, lamang pa rin ng 10 puntos si Yukio. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack 16. 正直ここまで赤狩山プロの素晴らしいところばかりが印象に残ってるんですが、はい、得点差を見ると8対7なんですよ。そうなんですよね。レイズいつ得点取ったんだという感じがするぐらいなんですけれど、ここはレイズの凄みなんでしょうね。そうですね、ミスを許さないですよね。あ、特にミスしたゲームは必ず取っていく、はい、これはそのミスした選手にとってみるとものすごい恐怖にもなりうると。そうですね、またレイズスクラッチをやってしまいました。ここで何点取れるかですね。また同じところですね。これはいわゆるレイズのミスです。そのミスの後を取り切るのがレイズに勝つためには必須条件になってきます。で、振り方を確認して、表情が変わらないんですが、こう一球一球の重みがやはり序盤とは違ってきましたね。そうですね、
相当プレッシャーがかかってきてますよね。画面を通して見てもその緊張感というか圧力を感じずにはいられませんですね。ここでどれだけ入れられるかなんですよね。はい、レイズ選手相手にこれだけのプレーを前半できたっていう自信を後半どこまで持続できるかですね。はい、タンクションから返してきて、ito last two ball na ulit itong si Yukio dito sa rack number 16. Mukhang aabante na naman siya ng isang puntos dito, maliban na lang kung hindi siya magkamali ulit, no? Kagaya kanina doon sa 6 ball na overcut niya. Pero lesson learned yan, kaya tingnan natin kung mabawian ni Yukio si Reyes dyan sa rack number 16. もうちょっと突き方が危なっかしくなってきましたか？今のはイメージより弾けなかったんですね。まっすぐに近いんですけど、当たった瞬間に手玉が一回横に先玉と割れる感じですかね。At eto na nga sa last ball si Yukio dito sa 9 sa rack number 16, pasok. Ayan, abante na naman siya ng isang puntos, no? 9-7 ang score natin, lamang si Yukio ng 2 puntos. Siya pa rin ang magbe-break sa rack number 17. ちょっと吹っ切るかのような強いブレイクを行ってきました。Maganda ulit ang break dyan ni Yukio at may pumasok na 4 dyan sa break na yan. At available ang shot niya dito sa 1 ball. Mukhang sinuswerte na talaga itong si Yukio. At nagpapakita naman siya ng galing talaga sa pagtira, no? At lalo yung kanyang ball positioning at saka dyan sa ball control. Napakahusay din pala niya. がありますから戻してこなきゃいけないですからね、はい、難しい1番です。あ、入って、そして出ましたね。ちょっと熱かったですね、はい、引けすぎましたね、まあ、引きたいという時はどうしても厚めに外したりするもんですが、ジョークション2回入って1番はポケットイン、そして2番へ引けすぎまして薄くなったか、どうでしょう。先ほどこういう形逆を切ってね外してましたけど、そうですね、まあポジションが違いますから、はい、8番に当たってしまった。当然序盤とは心理状態が違ってきています。ジャンプですね。あ、この苦しい体勢でジャンプ、距離も近い。3番の上に当たってしまうと非常に危険ですが、sablay sa jump shot dyan si Yukio at na-foul siya, no? Mukhang ball in hand ngayon kay Reyes at binigyan niya ng chance itong si Reyes sa mga ganitong crucial shot. Makikita natin dito kung gaano kalupit si Reyes kapag binigyan mo ng chance sa mga crucial moment, no? At ang score kasi natin ay 7-9. Tingnan natin yung lupit ni Reyes dito sa ganitong mga sitwasyon. この配置ですと7番へのポジションが少し気を使わざるを得ませんか。そうですね。となるとこの5番の後が重要です。止めるんですね。ああなるんですね。
く引いて、こうしてみるとレイズの凄みも逆に伝わってきますよね。そうですね、ちょっと難しいのかなっていうところを終わってみればなるほどそうすればよかった。At yan, hindi na nga pinagbigyan ni Reyes at last ball si Reyes dito sa rack number 17 at nakita natin na ipasok niya yan. Abante ng isang puntos, 9-8 ang score. Lamang pa rin si Yukio pero si Reyes pa rin ang magbe-break dyan sa rack number 18. Makikita natin dyan talagang hindi pwedeng pagbigyan si Reyes sa mga ganong sitwasyon, talagang uubusin niya yung bola, no? At ito, si Reyes ang magbe-break sa rack number 17. 18, rack number 18. At mukhang minalas dyan si Reyes, no? Na-scratch yung bola. Ganon pa man, may naipasok siyang 1 at 4 sa break na yan. At na-scratch si Reyes dito sa side pocket, kaya foul yan. Ball in hand naman kay Yukio. Chance niya sana yon. At ito, napunta pa kay Yukio itong pagkakataon para maka-penetrate siya at maka-clear siya, clear rack dito sa rack number 18. At ito nga, makikita natin, ball in hand si Yukio. たぶん 99% のプレイヤーはもう怒ってると思うんですよね。それはないだろうとか、もう隙がないっていう、こうアンラッキーだっていうマイナスな、はい、こう表情になると思うんですよね、まあ、がっかりするか怒るかは個人差があるでしょうが、はい、あんな笑うという反応にはなかなかいかないでしょう。そうですね、苦笑いしててもやっぱりマイナス要素ですよね、レイ選手の場合はあんまりこうマイナス要素に見えないんですよね、そういう対処法が結局メンタル面の強さにもつながっているエフレン・レイズ。やっぱり圧倒的な自信はあると思いますね、はい、まあ、リーチかけられてもワンチャンスもらえればっていうところと、ええ、ラッキーアンラッキーの部分で、はあはあ、ちょっと達観しちゃってるというか、もうしょうがないだろうと、アンラッキーにこだわりすぎて自分のメンタルなり技術がおかしくなるぐらいならもうそれは割り切ってしょうがない、はい、もうアンラッキーで負けるのはしょうがないみたいなところはありますね、ブレイクどっからどうやってそれなりに一応対処していっていろんなことをやってみたけどスクラッチしてしまうとか入らない、相手のブレイクは弱いのに入っていいポジション、hindi talaga magpapatalo itong si Yukio, talagang sumasabay siya dito kay Reyes, no? At ayan, nakita natin yung pagtira ni Yukio, mukhang pinagpapawisan yung kamay niya. Aiming siya ngayon dito sa last 2 ball, no? Sa 8 dito sa corner pocket. At mukhang mauuna siya sa heel itong si Yukio dahil 9-8 ang score natin at 2 ball na lang. Pasok ang 8 at maganda ang ball positioning niya dito sa 9. Mukhang mauuna nga sa heel itong si Yukio. At ahabol-habol ngayon si Reyes dito sa kanilang match. 10-8 ang score, lamang si Yukio, last rack niya. At siya pa rin ang magbe-break dito sa rack number 19. Sunnari kimetai Akagari Yano Pro. 第19ゲームです。おっと！ここで逆にスクラッチ。蹴られてるんですね。そうですね。今まで手玉がちょっと暴れてたのは。mukhang minaalas na rin dito si Yukio, no? At ito nga na ball scratch siya dyan sa break na yan. Kaya back to table si Reyes na merong ball in hand. Malaking chance ito ni Reyes dahil pwede siyang maka-run out dito at makabawas siya ng isang puntos dahil last rack na nga itong si Yukio. Panoorin natin mga kabilyard kung makaka-tiempo pa ba o makakahabol pa dito si Reyes. Panoorin natin.
得点差は2つあります。しかしレイズもあと3つ取れば勝利を収めるというところ。今ちょっと変わった突き方しましたね。まっすぐ以外ダメなんですね今2番のポジションは、はい、珍しくレイズが少し考えて、これはどうしたことか。さすがに大手をかけられてレイズも固くなったんでしょうか。今のもっと強い押しをかけたかったんでしょうか。どっちに出しに行ったんですかね。かわして5番を今構えてる方のコーナーにポジション出したかったのを5番に当たらないようにするために利かした分走っちゃったのかもしれないですね。いやーここで面白いショットやってきましたよ。Alanganin talaga yung tira na yan kay Cinco, no? At pinabigay ni Reyes. Pero kumalog, no? Napakahigpit nung kanto na yun talaga sa billiard table na ito. Ang ganda sana ng ginawa na yun ni Reyes, pero ito nga kumanto at may chance na ngayon si Yukio para tapusin itong rack na ito at manalo. Panoorin natin, napaka-disappointed dito ni Reyes, no? Panoorin natin itong si Yukio kung matatapos niya nga itong rack. Ito. 8番をかわして少し6番に薄くなりましたが、これは当然リカバーできる範囲内です。見た目だけですけどちょっと雰囲気変わってますよね。そうですね、まあ、しかもこれ会場中が多分このゲームに今注目してると思うんですよね、はい、歓声も大きくなってきました、はい、これやはり7番へのポジションに迷いを生じているところなんでしょうか。そうですね、まあ、いくつかの選択肢があります。時間のエクステンションをまた使いました。これはもういかようにもできると思うんですが、まあ、ナイスですね。8番をかわしてさあ来た。7、8に当てずに右上のコーナーポケットを狙えるところに手玉を持ってきました。勝利まであと3つのボール、しかもエフレン・レイズを倒してベスト16が見えてきました。あとは8番と9番だけ。この6番でちょっと間を取りすぎたんで心配したんですけどね、もう大丈夫でしょう。Last two ball dyan si Yukio at aiming siya sa 8. Mukhang makakaabante talaga siya dito. At yun, muntik nang pumasok pero kumalog. Nagkaroon ng chance itong si Efren Reyes. Makapal yung tira dyan ni Yukio, oh, kaya kumalog, kumanto. At nagkaroon tuloy ng chance si Reyes para makabawi dito sa match nila. Napaka hirap na tira na yun. Napaka easy na tira pero hindi pumasok. At ito nga, ball in position dito kay 8. Pasok ang 8. Mukhang ma-steal ni Reyes itong rack number 19. Score natin 10-8 at ito aabante ng isang punto si Reyes. Pasok ang 9, 10-9 ngayon ang score. Si Reyes ang magbe-break para tumabla. Back to table si Reyes at be-break siya dito sa rack number 20. Ang score natin 10-9, no? Mukhang
nagkaroon pa ng chance doon si Reyes. At ito ngayon, naka-break siya, nakapasok ng tatlong bola. 1, 3 at 7. Ngayon, meron pa siyang available shot dito sa 2. Mukhang kinakabahan na dito si Yukio Akakariyama ng Japan. Napakatindi nung tira na yan ni Reyes, no? Tingnan natin kung mapinan niya or mag-play safe siya muna dito. Ganun pa man, last rack na ni Yukio yan at pwede na siyang manalo anytime. Mahusay yung play safe na yan ni Reyes. Talagang pinapahirapan niya ngayon dito si Yukio, no? At ayaw niyang bumitaw dahil ito nga, last ball na dito si Yukio. At kailangan ng taposin din ni Reyes ito para magkaroon sila ng heel-to-heel match. Tinamaan pa rin ni Yukio itong dos. Nakakuha siya ng magandang safety play at back to table si Reyes. Para safety mo mutsukashin dakedo safety no hou ga kyaku ni kore de moshi faul demo shite kureta ra kanzen ni tsubushi ni ikemasu kara. Tada koko wa Akariyama pro ichiban ii katachi de nokoshimashita ne. Kowai gurai usui atari kata deshita. Hai. Abunakatta desu kedo ne. これをレイズ選手はどうするかですね。しっかり当てて。さあ来ましたよ。来ました。来ましたが、先ほどの8番の残像は消えているんでしょうか。まあ、かえってこれぐらい薄い方が集中できるかもしれません。もう一回チャンスが回ってきました。Ito chance na ni Yukio kung papasok itong dos. Mukhang pipinahin ito ni Yukio, no? Napakahusay nung cut na yon at ito nga, nakakuha siya ng ball positioning dito sa 4. Tingnan natin mga kabilyard kung talagang kaya na ubusin ni Yukio itong rack na ito para manalo na siya sa match nila ni Reyes. 本人は力加減が納得いってない様子ですけれども、まずは今の球入れたこと自体がもう立派ですね。そうですね。この苦しいとこですよね。先ほどプレッシャーで外してるのももう分かってるわけですから。4番入れました。そしておっとこの力加減は、ああ隠れた。Ito kung kailang last rack na siya. Mukhang minamalas ngayon si Yukio, no? At sinuswerte naman si Efren Reyes dahil sa mga ball positioning na alanganin. Tingnan natin kung makakahabol si Reyes dito dahil malamang mag-play safe dito si Yukio. Ire ni ikimashita ga hazushita. Sablay yung cushion first ni Yukio dito sa 5 at ito open table na kay Reyes itong rack number 20. Malamang talagang hindi na pagbibigyan ni Reyes ito dahil nga nakasalalay na dito yung last rack. At open table kay Reyes, tingnan natin kung ma-run out niya ito at tumabla at magkaroon ng heel to heel match. Miss じゃないですよね、ほとんど。やはりあそこを入れてくる強さっていうのがこれからのアカリアマプロがファンに見せてもらいたいところなんですよね。やはり一般のお客さんが喜ぶっていうのは、ああいう苦しい中を入れるのかと。そうですね、ビリヤード分かる人も分からない人も今のこの苦しい状況っていうのは伝わると思うんですよね。Hindi talaga pwedeng pagbigyan si Reyes ni Yukio, talagang nang uubos ng bola si Reyes sa mga chance na ganyan. Tatlong beses na nangyari yan sa kanilang match na ito, no? At ito nga, tumabla na si Reyes dito
Hill-to-hill match, 10-0 ang score natin, race to 11. Si Reyes ang magbe-break sa last rack. At ito na nga, the moment of truth, last rack, rack 21, si Reyes ang magbe-break. Mukhang may pumasok na bola, no? Humabol yung 8 doon sa corner pocket. Pero napakahirap ng ball positioning dyan ni Reyes. At tingnan natin kung matamaan niya itong 1. 2, 7 at 8 ang pumasok pala sa break na yan ni Reyes. Napakagandang break. May available shot siya dito sa 1 at yun, naipasok niya. Ngayon, meron ng malaking pagkakataon si Reyes para maklear niya itong rack na ito at manalo sa match nila. Kaya, lesson learned ito kay Yukio na hindi ka pwede talagang magbigay ng chance kay Reyes. Kakainin ka ng buhay ni Reyes dito sa kanyang mga tira na ito. Isang pro monster talaga si Reyes sa pool and billiard.一番安全なコースでポジションを出しました。ちょっと暑かったですね。はい。その分手玉が走らなかった。今度はレイズに強烈なプレッシャーがかかるはずです。 Eto na, last two ball si Reyes dito sa rack number 21. Napakagandang laban nila ni Yukio Akakarayama ng Japan at ito, last two ball si Reyes. Pasok, medyo dumiretso itong tira ni Reyes na ito at mukhang natatawa-tawa pa siya dito. Tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes ito na maipasok at manalo dito sa kanilang match. Pasok ang 9, nanalo dyan si Reyes. Napakagandang laban, no? Panalo si Reyes, congratulations sa Efren Bata. Thank you po sa lahat ng mga nanood. Mag-comment po kayo at see you on my next video.